Kanina, napanood ko po sa balita, pero kahapon po ito nangyari, kinausap po ng butihing kalihim po natin mula sa Department of Justice ang publiko sa pamamagitan siyempre ng isang press conference. At dito inihayag niya po na napakatagal na pala na merong mga reklamo dito po kay Apollo Quiboloy sa Department of Justice, pero misto lang natulugan po ito sa mga nakalipas na taon. Sabi nga po nitong si Secretary Remulla, more than 6 or 7 years na meron ng reklamo, panahon pa lamang marahil ng dating Aquino administration, higit sa lahat, during the Duterte administration ay talagang tinulugan po nila ang mga reklamo na yan laban dito kay Apollo Quiboloy. Hindi naman maikakaila na ito pong si Apollo Quiboloy ay kumakaharap ngayon sa samot-saring mga problema. Unahin po natin yung problema po nila sa Swarasug Media Corporation or SMNI. Sila po ay kasalukuyang suspendido ngayon at hindi po pinayagan ng National Telecommunications na makapag-ere sa television. At dahil po dyan, sila po ay nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema questioning the decision of the National Telecommunications Commission. At inaantay po natin kung ano ang magiging desisyon dyan ng Korte Suprema. Pero sa ngayon, hanggang sa walang katiyakang panahon, sila po ay hindi pa pwedeng mag-ere sa telebisyon. Kaugnay naman po ng hearing na isinasagawa po ng Kongreso, magkakaroon po ng panunumbalik dito sa December as a March 12. At ito po ay ipinatatawag na si Apollo Quiboloy. Nag-issue na po ng subpoena ad testificandum ito pong Kongreso, sapagkat sa apat na beses na hearing na isinagawa po nila dyan sa Kongreso, hindi po nagpapakita itong si Apollo Quiboloy. At kinakailangan ngayon ang kanyang presensya dahil meron pong gustong linawin ang mga kongresista po natin, particular sa ownership ng SMNI or Swarasug Media Corporations Incorporated. Yan ay dahil sinasabi na ang nagmamay-ari daw po ng SMNI ay ang Kingdom of Jesus Christ. 95% daw po ang ownership nito dyan po sa nabanggit na na media entity. At sinasabi din na ito pong si Apollo Quiboloy lamang ay merong 1.5% shares. Pero ang katwiran kasi ng mga kongresista, hindi naman maikakaila na itong si Apollo Quiboloy ay siyang din nagmamay-ari o namamahala ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya basically, meron siyang dapat ipaliwanag sa ating mga kongresista. Kaya sinisikap po nila na mapadalo itong si Apollo Quiboloy, particular sa March 12, 2024. Pagdating naman po sa Senado, meron din pong kinakaharap na problema itong si Apollo Quiboloy, pero serious concern po ito kasi hindi na po ito ordinaryong paglabag sa prangkisa katulad ng sa House of Representatives. Ito po ay mga heinous crime katulad po ng rape, ng human trafficking, labor violations, at iba pang mga uri ng pangmumulestya. Yan po ang mga alegasyon ng samot-saring individual kay Apollo Quiboloy. At pinangungunahan po iyan nitong si ng hearing diyan sa Senado nitong si Senator Riza Ontiveros sa Committee ng Women, Children, Family Relations and Gender Equality. At sinasabi nga po nitong si Senator Riza Ontiveros na dapat dumalo na itong si Apollo Quiboloy, otherwise iko-contempt niya daw po itong si Apollo Quiboloy at he will be arrested. Ngayon, ano ba yung subpoena ad testificandum na inisyo dito kay Apollo Quiboloy? Tandaan po natin ito, both houses na po nag-issue po ng subpoena ad testificandum laban dito kay Apollo Quiboloy. Ito po ay pagpapatawag ng mga ahensya ng ating gobyerno para po pwersahin ang isang tao na umapir at magbigay ng kanyang testimonya sa isang hearing. At in this case, hearing po ng House of Representatives at saka ng Senate of the Philippines.
meron tayong dalawang uri ng subpoena. Yung subpoena, katulad po nitong kay Apollo Criboloy, ad testificandum, at saka subpoena, duces tecum. Ano po ang pinagkaiba ng dalawa? Yung ad testificandum, testimonya po ng isang tao ang kinakailangan. Samantala doon sa duces tecum, uutusan ka po ng mga ahensya na ito na dalhin ang mga dokumento na maaring may kaugnayan sa kanilang isinasagawang hearing. Tandaan din po natin na ang nakalagay po sa ating mga umiiral na alituntunin dito sa Pilipinas, ang mga ahensya na merong authority na magpatawag po o mag-issue po ng subpoena ay una, ang ating mga korte. Pangalawa, nandiyan po ang ating Department of Justice. Nandiyan din po ang ating mga Philippine National Police at saka National Bureau of Investigation. Ito pong sa ating Philippine National Police, dapat tandaan po natin na ang merong authority to issue subpoena ad testificandum and duces tecum ay tatlong individual lamang. Yung ating Chief Philippine National Police at saka yung hepe po ng Criminal Investigation and Detection Group saka yung kanyang Deputy for Administration. Yan lamang yung mga general knowledge na dapat po nating malaman pagdating po sa subpoena. Now, going back dito kay Apollo Criboloy, nitong nakaraang linggo, naglabas po ito ng, o mga araw, naglabas po ito ng kanyang audio statement sa harapan po ng publiko. At napakarami niya pong mga sinambit doon sa almost 40 minutes na kanyang audio statement. Particular ang mga katagang, siya po ay nagtatago na. No? Kasi pangamba nitong si Apollo Criboloy, meron pong banta sa kanyang buhay. In fact, hindi niya nga sinabi na, in fact, sinabi niya nga po na hindi na extradition, kung hindi rendition na daw po ang gagawin sa kanya ng gobyerno. Yun po ay walang katotohanan. Kasi unang-una sa ating jurisdiction, hindi po tayo kumikilala sa tinatawag na rendition. Tayo po, merong extradition sa Estados Unidos. Pero hanggang sa ngayon, wala pa pong formal request mula po sa Estados Unidos, Department of Justice, na magkaroon ng extradition proceeding dito po kay Apollo Criboloy. But perhaps, baka natutunugan na nitong si Apollo Criboloy na magkakaroon ng extradition sa kanyang Estados Unidos, kaya naman inunahan niya ng magtago. At ginagamit niya na lamang ang sitwasyon ngayon na siya po ay hinaharas, particular nitong si Senator Riza Ontiveros at ng mga tinawag niyang miyembro daw po ng CPP-NPA na mga kongresista dyan po sa House of Representatives. Yun po ay mga kadahilanan lamang nitong si Apollo Criboloy. Kasi sa totoo lamang mga tol, nilinaw na rin po ng ating Philippine National Police na wala pong banta sa buhay nitong si Apollo Criboloy. At sinasabi din ng ating PNP at ng ating gobyerno na wala pong katotohanan ng mga binanggit niya na nakikipag-ugnayan tayo sa mga iba't ibang individual o ang gobyerno para po siya ay ipapatay. To the extent nga na itong si Apollo Criboloy, masyado niyang binaba ang kanyang pagkatao at pagiging pastor na pinagbibintangan pa ang ating mahal na Pangulo at ang asawa nito na gumagamit ng illegal na droga at nagsasagawa pa ng mga witchcraft dyan po sa Malacanang. Yan ang mga alegasyon ni Apollo Criboloy na talagang walang pinaghuhugutang katotohanan kung hindi kasinungalingan. And worst, meron pa siyang ganang magalit at manawagan pa ng pagbibitiw sa ating Pangulo. At ang nakakatawa sa lahat, ipinananawagan niya pang magbitiw bilang First Lady si Attorney Lisa Marcos. Diba? Ridiculous po talaga yung sinasabi na yan itong si Apollo Criboloy. Paano magbibitiw ang isang First Lady? Hindi naman katungkulan ng pagiging First Lady. Yan ay pagiging asawa ng Pangulo. Ano yon? Makikipaghiwalay si Attorney Lisa para ka lamang mapagbigyan. Tapos ipinanawagan din itong si Apollo Criboloy na magbitiw itong si Speaker Martin Romualdez.
talagang hindi ko na maunawaan kung anong uri meron pag-iisip din itong si Apollo Quiboloy. Marahil siya ay sinisingil na ng kanyang mga pagkakamali, kung totoo man yung mga bintang sa kanya. At ako, naniniwala ako na in due time, itong mga ganitong uri ng tao na nang agrabyado sa kanilang kapwa, kung totoo ang mga yan, pagbabayaran po nila yan sa harapan po ng ating batas. Kung hindi man dito, naniniwala ako na meron pong pagsisingil na mangyayari sa harapan po ng ating Diyos. At isa sa mga pumoprotekta dito kay Apollo Quiboloy, hindi naman kaila sa lahat yan, walang iba kung hindi itong si Rodrigo Duterte. At marahil yung sinambit ni Secretary Remulla sa balita kahapon ay patunay na itong si Rodrigo Duterte ay talagang kumakanlong para hindi makasuhan itong si Apollo Quiboloy. Hindi naman maikakaila na yan dalawa ay talagang matalik na magkaibigan. Pero ang pinakamasaklap na katotohanan ay mukhang parehas po yata ang mga ibinibintang sa kanila. Itong si Rodrigo Duterte at saka si Apollo Quiboloy, pinagbibintangan po ito ngayon na nagpapapatay po ng tao. Alam niyo sa testimonya po nitong si Arturo Las Cañas na naging bahagi na po ngayon ng kanyang testimonya sa International Criminal Court, sinabi po nitong si Arturo Las Cañas na itong si Rodrigo Duterte ay nagtangkang magpapatay sa isang pari at nag-alok ng 1,000,000 piso nung mga panahong iyon. Sinigundahan pa daw po iyan itong si Apollo Quiboloy at magbibigay din daw po ng 1,000,000 piso para lamang matigok nila yung sinasabing kritiko ng dating Pangulong Rodrigo Duterte nang noon siya ay mayor pa lamang sa Davao na isang pari. At kung inaakusahan din itong si Rodrigo Duterte, pero alam naman natin na totoo ito, na babaero, eh ganun doon naman itong si Apollo Quiboloy. Biruin ninyo, napakaraming nag-surface na ngayon na mga, na mga kababaihan at alleging and accusing rather na si Apollo Quiboloy ay lumapastangan sa kanilang pagkatao at sa kanilang pagkababae. Pero ininyo, napakadetalyado ng mga sinabi ng mga testigo sa nakaraang Senate hearing kung saan sinasabi pa ng mga ito na sila ay kinakailangan pang maligo. May particular pang brand ng shampoo at lotion na dapat gamitin nung mga kababaihan bago po sila pumunta doon po sa lugar kung nasaan si Apollo Quiboloy. At ayun na nga, doon na nga po nangyari yung di umano'y makamundong pagnanasa nitong si Apollo Quiboloy ayon sa mga sinasabing biktima. Yan naman po ay available sa mga balita at mapapanood nyo po yan sa Senate inquiry na isinagawa po nitong si Senator Riza Ontiveros. Kaya wala pong paninira dito sa ating programa. Ito po ay paglalahad lamang ng mga impormasyon na available naman sa publiko. Pero lahat po yan, syempre, in fairness dito kay Apollo Quiboloy, ay kanyang pinasinungalingan, particular doon sa kanyang audio statement. Sinabi niya pa, at sabi nga ni Congresswoman Franz Castro, huwag ka raw pilingero, Apollo Quiboloy. Kaya ka inahabol ngayon ng mga kababaihan dahil inirereklamo kanila. Kasi sabi ni Apollo Quiboloy, single daw siya at mayaman, kaya hinahabol daw po siya ng mga kababaihan nang hindi niya daw mapagbigyan, eto na daw po at samot-saring akusasyon na daw ang ginawa sa kanya. O, tingnan niyo, nakikita niyo mga tol kung paano tinitwist nitong si Apollo Quiboloy yung mga issue sa kanya, particular sa Senado. Sa pamamagitan ng kanyang audio statement, binaligtad niya ito sa harap ng publiko. Sinasabi niya na lahat daw po iyan ay mga kasinungalingan. Ang sa atin lamang, kung talagang wala kang kasalanan, bakit ka magtatago? No, bakit ka iiwas sa mga katanungan? Kasi kung tayo yon, haharap tayo, sasagutin po natin yung mga alegasyon laban sa atin. Pero hindi ganun si Apollo Quiboloy. Siya po ay nagtatago. Sa ngayon, iniisip na po natin na mukhang malabo na po talagang dumalo itong si Apollo Quiboloy dyan po sa House of Representatives sa March 12,
at sa Senate of the Philippines sa March 5 sapagkat sa kanya na mismo nanggaling na siya po ay hindi na magpapakita. At ngayon, hindi na rin malaman ang kanyang lokasyon. Sinasabi niyang delikado na raw kanya ang kanyang buhay. Kaya definitely, siya po ay nagtatago na at ito po ay hindi na pupunta sa Senado at saka sa Kongreso. Kaya wag na po nating i-expect na itong si Apollo Quiboloy pupunta pa diyan po sa Senado at sa Kongreso at sa Kongreso. Sigurado na po tayo diyan na yan po ay hindi dadalo dahil alam naman po natin na si Apollo Quiboloy, kung ang pagbabasihan po natin ang mga testimonya ng mga biktima ay malamang sa malamang may kasalanan. Hangga't hindi kasi sinasagot ni Apollo Quiboloy ang mga paratang na yan sa proper forum, eh hindi po yan mawawala sa kaisipan ng ating mga manunood, partikular ng publiko, na siya ay may kasalanan. Alam niyo, kung itong si Apollo Quiboloy haharap lamang sa mga pagdinig na yan, mas mabibigyan niya ng katarungan ng kanyang sarili. Pero mas minamarapat niyang huwag dumalo sa mga patawag sa kanya ng House of Representatives at saka ng Senate of the Philippines. Pero siyempre, ako sa punto naman ng alegasyon pagdating sa paggawa ng krimen, mas nais kong mabigyan ng pansin ng ating Senado na isampa na kaagad ang kaso sa hukuman para nang sa ganun magkaroon na po na talaga ng warrant of arrest laban dito kay Apollo Quiboloy. Dahil alam naman natin na ito pong Senado, wala naman po itong kapangyarihan na mag-impose po ng penalty. Hindi po sila makakapagbigay ng hustisya sa mga biktima di umano nitong si Apollo Quiboloy. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin tayo dito sa hearing ni Senator Risa Ontiveros, kahit kalaban po natin ito sa politika, sapagkat nabibigyan din po ng pagkakataon ang mga naging biktima di umano nitong si Apollo Quiboloy na mailabas sa publiko yung kanilang mga napaka-lungkot na pinagdaanan sa buhay. Isang hindi katanggap-tanggap na pangyayari sa kanilang buhay, ngunit kailangan po nilang malagpasan sapagkat sa huli, kapag ka pinabayaan po nila ang mga ganyang pagkakataon, eh baka maulit pa po ito sa ibang mga kababaihan. Salamat at merong mga ganitong uri ng tao na matatapang na ngayon lumalabas po at hinahanap ang hustisya para sa kanila. Medyo nakalulungkot lamang na isipin na meron din pong isang senador sa katauhan nitong si Senator Robin Padilla nang ito po ay dumalo diyan po sa Senado sa isinagawang hearing nitong si Senator Risa Ontiveros na simula't simula nung pagdalo niya, walang inatupag kung hindi gumawa po ng o mag-cellular phone. Ano, wala siyang ginawa kung hindi mag-cellphone, magdudutut doon habang nagsasalita yung mga resource person at nagtatanong itong si Senator Risa Ontiveros. At nang siya ay magsalita na at binigyan na nga ng pagkakataon para ibigay ang kanyang panig, eh misto lang ipinagtanggol niya pa at kinampihan itong si Apollo Quiboloy. Pinangatwiranan pa nitong si Robin Padilla na si Apollo Quiboloy daw ay si Apollo Quiboloy ay napakabait daw po na tao. Hindi pa raw po siya politiko, eh kilala niya na raw si Apollo Quiboloy at talagang natulong sa kanya partikular pagdating po sa pagbibigay ng pera. At pinalalabas pa nitong si Robin Padilla na hindi magagawang manghingi ng pera nitong si Apollo Quiboloy dahil siya daw mismo ay hindi hininga nito partikular noong nakaraang halalan. Nak ng teteng naman, Senator Robin Padilla, common sense naman, hindi naman po hinihingan yung mga tao. Ang ginawa po ni Apollo Quiboloy doon sa kanyang mga tauhan ayon sa mga alegasyon nito, sila po ay ni human trafficking nitong si Apollo Quiboloy. Sila ay inutusan partikular na mamalimos o dumiskarte ng pera para po ibigay dito kay Apollo Quiboloy. Hindi yung mismong miyembro ang hininga ng pera. Sila ang naging kasangkapan para yung mga miyembro ay humingi at manglimos sa publiko. At yon ang isa sa mga nagpayaman dito kay Apollo Quiboloy. Ngayon, lahat po yan ay alegasyon lamang. Siyempre, mas maniniwala sana ang tao kung magsasalita sa harapan ng publiko itong si Apollo Quiboloy.
Eh nagsalita nga siya, hindi pa nagpakita ng mukha, paano siya paniniwalaan? Tapos yung almost 40 minutes na kanyang mga sinambit, eh karamihan po doon pagbabaligtad lamang ng mga alegasyon laban sa kanya. And ibabalik ko lang doon sa nabanggit na natin kanina, siniraan niya pa si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady, si Speaker Martin Romualdez. Mga galawan na tanging mga DD sheets ang gumagawa. Sa bagay, totoo talaga ang kasabihan na birds of same feather flocks together. Ganon yung mga DD sheets eh. Nagkakasama-kasama sila palagi dahil iisa po yung kanilang paniniwala. At hanggat hindi mo yan sinasagot, Apollo Quiboloy, sa mga partikular yung mga pagtatanong nito pong mga kongresista at ng mga senador, mananatili na sa isipan ng tao, ikaw ay medyo alanganin. Perhaps may kasalanan na. Yan ang epekto ng pag-iiwas sa katotohanan eh. Kasi alam niyo mga tol, sa mga na-observe po natin sa nakalipas na panahon, kapag ka ang isang tao walang kasalanan, talagang very outspoken po siya at talagang matapang niya pong hinaharap ang mga nag-aakusa sa kanya. Si Pangulong Bongbong Marcos at ang pamilya nito, napakaraming alegasyon, akusasyon ang ibinato sa kanila. Yung mga formal accusations na umabot po sa korte, hinarap lahat yon ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh ikaw, particular yung kaso mo dyan sa Estados Unidos, Apollo Quiboloy, eh tinataguan mo. Simula nung 2018, nang ikaw ay formally makasuhan dyan sa Estados Unidos, nagtago ka na dito sa Pilipinas, nagpakanlong ka kay Rodrigo Duterte. At ngayon, wala na si Rodrigo Duterte bilang Pangulo, kaya ngayon siguro na may problema ka na, wala nang poprotekta sa'yo. Oh, kung talagang wala kang kasalanan, napakayaman mo, sa'yo na rin ang galing na ikaw ay kumuha ng 20 abogado, partikular dyan sa Estados Unidos para ipagtanggol ka. Oh, dito sa Pilipinas, pinangungunahan ni Attorney Ferdinand Topacio, napakagaling nila. Mga magagaling na abogado ang nasa sa'yo. Imposible naman na hindi ka nila maipanalo kung ikaw ay inosente. Na magtiwala ka lang. Ang problema kasi, ayaw mong harapin yung mga akusasyon sa'yo. Yung sa Senado, bakit ka matatakot mag-appear dyan? Eh hindi ka naman mapaparusahan ng Senado. Maliban na lamang kung doon sa pagdinig, eh maipakita mo na ikaw ay nagsisinungaling o mapatunayan ng mga senador na ikaw ay nagsisinungaling, iko-contempt ka nila. Ganon din naman sa Kongreso. At kapag ka na-contempt ka, eh maaari ka talagang makulong. Pero yung pagkakakulong mo, hindi naman pang habang buhay, hindi pang matagalan. Alam naman natin kung ano ang rules eh. Kapag ka nakulong ka dyan sa Senado or sa Kongreso, lalaya ka rin kapag ka nag-end session na. Diba? Kapag ka natapos na itong 19th Congress, lalaya't lalaya ka. Kaya bakit ka matatakot? Saka nagpapakilala kang appointed son of God, meron bang anak ng Diyos na natatakot? Si Panginoong Hesukristo, maisingit ko lang relihiyon, hinarap niya lahat ng accuser niya. At even, kasinungalingan ang ibinato kay Panginoong Hesukristo, tinanggap niya ang parusa at ang pagpapahirap sa kanya. Ganyan katapang ang tunay na anak ng Diyos. Eh ikaw, Apollo Quiboloy, self-serving ka o sinasabi mo na ikaw ay appointed son of God, bakit ayaw mong harapin ang reklamo sa'yo? Kasi kung talagang anak ka ng Diyos, eh pag-iingatan ka, magtiwala ka. Bakit ka natatakot ngayon? Saka meron bang anak ng Diyos na natatakot mamatay? Si Panginoong Hesukristo, hindi natakot mamatay. Kasi alam niya na muli siyang bubuhayin ng ating Amang Diyos. O, ikaw, nagpapakilala kang anak, natatakot ka. Eh tao pa lamang yan, how much more? Paano na ngayon kung yung talagang kalaban ng Diyos ang ma-encounter mo? Eh lalo sigurong sobrang takot ang mararamdaman mo. Anyway, ikaw Apollo Quiboloy, kung saan ka man ngayon naroroon, eh siguraduhin mo po na ikaw ay makapagtatago talaga. Dito sa Pilipinas, wala ka pang kaso. Pero sa Estados Unidos, meron ka ng kaso. At maaari ka nang mahuli anytime ng Interpol. Hindi ko alam kung nasaan kang lugar eh. Ano? Pero
Siyempre, yan ay mangyayari na hulihin siya ng ibang bansa. Kung ano ba, nagtatago siya sa ibang bansa kung merong extradition request mula sa Estados Unidos. Ngayon, may mga nagtatanong sa inyo, bakit hindi extradite itong si Apollo Quiboloy? Kasi alam niyo mga tol, may proseso po ang extradition. Hindi po ganun yun kasimple. To simplify the matter, ganito po yan. Magre-request ang Estados Unidos through their Department of Justice, ating Department of Justice for extradition. At requesting ang ating authority na arestuhin itong si Apollo Quiboloy. Ganun ba kadali? Iyon, hindi po. Pagka nag-request po ang Department of Justice nila sa DOJ natin, yung DOJ po natin, patutunayan naman sa local court po natin na itong si Apollo Quiboloy ay talagang malakas ang kaso laban sa kanya at sapat ang ebidensya for the purpose ngayon na mag-issue ng warrant of arrest itong si korte natin laban dito kay Apollo Quiboloy. Kaya mahabang proseso po yan. At tingin ko sa kagalingan ng mga abogado nitong si Apollo Quiboloy, definitely, mananalo ka kung talagang wala kang kasalanan at hindi ka ma-extradite. Pero bakit mo ikinakatakot ang extradition? Ngayon, tinatawag mo pa itong rendition. Baka kasi totoo na may kasalanan ka, Apollo Quiboloy. Anyway, mga tol, isa lang ang sigurado natin dito. Si Apollo Quiboloy, hindi na po yan dadalo sa March 12 or sa March 5 sa hearing ng House of Representatives at saka ng Senate of the Philippines. Tiyak na po tayo dyan. Kung tayo magkamali, okay lang yon. Ang mahalaga, dumalo siya. Pero mukhang hindi tayo magkakamali sapagkat nagtatago na itong si Apollo Quiboloy. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Sa nag-send ng super sticker, maraming maraming salamat. Shoutout na lamang po tayo. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, sino po ba yung nag-send ng sticker? Si Sally Capili. Maraming salamat po sa inyo, ha? Sa inyo pong super sticker. At sa mga manonood po natin, yan, si Mami Chicharon Bulaklak, shoutout po sa inyo at kay Mami Best Friend. Kay Lenny Burgos, kay Edwin Aribe, shoutout po sa inyo. At sino pa? Si Jesus Pisalbon. Pasensya na, mahirap talaga magbasa ng comment ngayon dahil cellphone lang po gamit ko. Kay Sherlyn Kim, hello po, shoutout po sa inyong lahat. O sa 556 na manonood po natin, maraming maraming salamat po sa inyo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol. Yan, bye bye mga tol. Siya nga pala mga tol, baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napakagaling ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.